Ganap ng batas ang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakdasa na ngayong Disyembre. Dahil dyan, ayon sa Commission on Elections, itutuloy na nila ang pagpaparehistro ng mga bagong botante. Si Alan Francisco sa detalye. Rise and shine, Alan. Pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 11935 o ang panukalang nagpapaliban sa December 2022 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Nakalathala na ang Republic Act No. 11935 sa Official Gazette ng Pilipinas. Ang mga kasalukuyang barangay at SK official ay may isang taon pa sa katungkulan. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, mangangahulugan ito na isasagawa na ang barangay at SK elections sa October ng 2023 na unang naitakda sana ngayong Disyembre. Sa statement mula kay Chairman Garcia, sinabi niyang susunod ang COMELEC sa batas. Dahil sa postponement na ito, muling ipagpapatuloy ng COMELEC ayon kay Garcia ang voters registration para matiyak na mas maraming botante ang makikiisa sa eleksyon. Iha-anunsyo ng COMELEC ang adjustment ng kanilang calendar activities sa lalong madaling panahon. Irerevisit din nila ang mga kasalukuyang procurement contract kaugnay ng barangay at SK elections. Tiwala ang COMELEC chairman na ang postponement na ito ay magbibigay sa ahensya ng pagkakataon para paigtingin ang education and information program. Pero sa ngayon, ipagpapatuloy nila ang paghanda para sa barangay at SK elections. Umaasa rin sila na ang mga lalahok para sa barangay at SK elections, gayon din ang publiko, ay gagamitin ang panahon na ito upang magnilay-nilay, kaugnay ng kanilang karapatan at tungkulin. Dagdag ni Chairman Garcia, karangalan nilang sundin at ipatupad ang bago at naturang batas na ito. Alan Francisco, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.